morning, guys. Good morning, Padre. Alas 8:30 pa. Good afternoon, as Pilipinas. Kaya mag-alauna na siguro ron, Pilipinas. Halid din may karoon rin, guys. Kuan, paliw sa kasimana. Kaya mag-celebrate sila sa ilang Eid al-Fitr. Karon, guys, gusto lang nako i-share o paano ako nakapunta sa abroad. Dati kasi ang trabaho ko sa Pilipinas, home appliance technician ako sa Whirlpool Cebu. So ang naging trabaho ko doon is field technician sa mga Whirlpool na appliances like washing machine, refrigerator, dryer at lahat ng mga home appliance ng Whirlpool. So bali may area kami doon sa Cebu dati. So one time mayroon akong customer na Pilipina, nakapag-asawa ng puti, Amerikano. So ako lagi nagpupunta doon sa bahay nila pag may sira yung mga appliance nila. So yun, mabait yung lalaki na Amerikano. Tanong siya sa akin kung ano yung natapos ko, ganoon. Tapos ilang taon na ako nagtatrabaho doon sa Whirlpool. Parang believe siya sa skills ng ganoon. Tapos yung sabi niya sa akin, wala akong balak mag-abroad. Sabi niya sa akin, yung skills ko daw in demand sa ibang bansa. Yun ang sabi niya sa akin. Sabi ko naman sa kanya, parang wala naman akong balak mag-abroad kasi sa Cebu naman dati, medyo ayos naman yung sahod ko doon. Saka mayroon ding mga konting sideline, gano'n. May mga extra income pa. Niya, sabi niya sa akin, ba't di mo lang itry na mag-apply? Kasi sabi niya, malaki daw yung diferensya ng sahod pag nasa Cebu ka lang or nasa abroad ka. Yun sabi niya. Sabi niya sa akin din noon, may kilala silang manpower agency. So yung mga kapatid ng misis niya, nasa Dubai nung time na yun. Napaalis nila. Dahil doon sa kakilala nilang manpower agency. Yun nga, sabi niya sa akin, send mo yung CV mo sa akin at tulungan kita, yun ang sabi niya sa akin. Sabi niya, di man kita matulungan sa'yo, try niyang tulungan ako, sabi niya. Pero mostly daw, baka mga other country like Dubai, gano'n. Yun, gumawa ako ng CV at sinin ko sa kanya through email. Mabait yung tao na yun, pangalan nun si Lou Tarp. Mabait yung puti na yun. Tapos nung sinin ko sa kanya, lagi siyang kumukontak sa akin, nag-email siya sa akin, sabi niya na. Nung time na yun, 2009, medyo yung Dubai, medyo mahina yung bumagsak yung ekonomi ng Dubai, no? 2009. Yun nga, sabi niya sa akin na baka Dubai daw medyo mahirap ngayon, ganun sabi niya. Yun, advice niya lang sa akin, upload ko daw online yung CV ko para makita nung mga employer, para yung mga employer na mismo ang tatawag sa akin. So parang hindi na ako nag-a-apply ng trabaho, pila-pila sa mga manpower agency sa atin. So yun lang, habang nagtatrabaho ako, continue pa rin yung trabaho ko sa Whirlpool. Yung CV ko na nun, in-upload ko na through online. Yun, parang wala lang, hindi ko lang din, kasi wala naman akong, parang wala akong balak dati mag-apply ng abroad . Yun, parang wala lang, normal lang yung trabaho ko, ganun pa rin.
Di ako nag-expect na may tatawag or gano'n. So, yun. One time, may tumawag na sa akin. Manpower agency sa Manila. Ano yun? Prime Manpower Agency. Yung mga, baka may mga gustong mag-abroad, makapanood sa video ko, sana makatulong to sa inyo. Maganda yung Manpower Agency na yun sa ano, sa May Makati. Prime Manpower. So, nung time na yun, tinawagan ako ng Prime Manpower. Yun nga, sabi nila sa akin, mayroon daw silang employer from Oman, pupunta doon sa agency nila sa Manila for interview. So, yung mga hinahire nila doon, talagang katulad nung trabaho ko sa Whirlpool sa Cebu. Bali, home appliance technician. Yun yung isa sa hinaano nila, vacancy nila. So, yun, tumawag sa akin. Pinapili ako ng, kasi tatlong araw daw yung employer dun sa Manila noon for interview. So, pinapili niya ako kung anong pizza yung gusto ko. Pero nasa Cebu ako noon. Yun, pinili ko yung isang araw na yun. Sabi ko, sige, itong araw, itong oras. So, yun. Lumipad ako ng Cebu. Umaga, tapos yung interview ko noon is alas 2 yata, ala una. Yun, pagdating ko doon, lumipad ako mga alas 7. Pagdating ko doon, alas 12, sipsado, alas 11, ganun. Tambay muna ako doon. Yun, interview. Dami namin in-interview nun kasi hindi lang din pala, ano, hindi lang home appliance yung kukunin nila. Pati AC technician, sa mga industrial na kitchen equipment, saka laundry, saka ano, office equipment. Ang dami namin applicant doon ng interview. So, nung nandun ako, sabi ko, mahirap to kasi ang daming naghihintay for interview. Yun. After nung interview, ayos naman yung naging interview ko. Ayos naman, halos mostly technical at saka related, halos related dun sa nagiging trabaho ko. Yun, after nung interview, sabi nung Prime, sir, tatawagan ko na lang kayo. After daw interview yung lahat. So yun, umuwi na ako ng Cebu ulit. Kasi kinuha kong ticket nun, balikan na. So yun, umuwi ako. Tapos kinabukasan, wala, balik trabaho. So, hindi ko na iniisip na, no? Hindi ko na iniisip na tatawagan pa ako. Kasi sa daming interview. So yun, parang iniisip ko na lang. Yung ginastos ko from Cebu to Manila is parang wala na. Yun, after nun, kinabukasan, mga hapon, tumawag ulit sa akin yung manpower agency. Sabi nila na qualified daw ako. Tapos yun, binigyan ako ng kung magkano yung offer sa akin. Tapos magkano yung ano yung package doon, sabi nila. Kung i-accept ko daw yung offer nila, gagawin nila ko ng formal na offer letter. Yun, sabi ko, sige, bigyan niyo ako ng isang araw. Mag-decide ako kung tatanggapin ko hindi. So yun, medyo ayos naman kasi halos triple naman yung nung time na yun. Triple yung in-offer sa akin doon sa sahod ko sa nung sa Cebu ako. Kaya yun, inano ko na. Kinonfirm ko na sige, accept. Yun, pinadala ako ng formal na offer letter. Yun, pinirmahan ko. So, yun yung nagiging process lang nung pag-apply ko. So, bali one time lang ako pumunta ng Manila for interview. Yun lang yun. Tapos after, binigyan nila ako tawag dito, yung nagme-medical. Parang accredited na hospital na approve yung medical nila. Binigyan nila ako ito yung hospital doon sa Cebu. Punta ka doon, magpa-medical ka. Tapos, yung result noon, automatic na nila i-send doon sa Prime Manpower. Result ng medical. So, yun lang ginastos ko nung time na yun. Medical lang. Kahit piso, walang kinulik yung Prime Manpower sa amin. So noon, nung lumabas na yung result ng medical,
Tumawag ulit sa akin yung Prime and Power, sabi nila na fit fit daw ako. Yun yung result ng medical. So yun. Masaya ako nun kasi syempre, yun lang yung ginastos ko, bukod nun wala na. Tapos yun, hiningan nila yung ano ko, yung passport copy ko kasi ipaprocess na yung visa. Ganun lang kabilis. Siguro nag tinawagan ako nung nag-interview ako mga May. May June. Mga July. July 5, nakalis kami ng Pilipinas. So, yun lang yung punta ko sa Maynila noon. One time interview. Second time, pumunta ko doon. Nagpidos na kami. Tsaka diretso alis na kami noon. So, yun lang yung, ano, yun lang yung pinaka, parang ganun kabilis para sa akin. Kung paano ako napunta sa abroad. Yun nga, sa mga, ano, sa mga nagbabalak mag-abroad, mga teknisya na katulad ko, gano'n lang. Trabaho lang kayo dyan sa atin. Tapos kung talagang gusto niyo mag-abroad, gawa lang kayo ng CV. Tapos try nyo lang i-upload online. Kasi ang maganda rin doon kasi pag in-upload mo online, makikita mo eh, may ma-receive ka na email minsan na ano, ito yung mga vacancy, saang lugar, gano'n. Kung pwede, kung gusto mong applyan, applyan mo through online. So yun lang din ang maganda doon. Tapos, makikita mo din dun sa email mo kung anong mga company ang nag-view ng ano, nag-view ng CV mo. So, parang ano, parang hindi masyadong hassle na pupunta ka ng mga POA, pipila-pila ka doon. Para medyo ano, habang nagtatrabaho kayo, so parang may chance kayo na ano, may chance kayo na may tatawag sa inyo. Yun lang yung tip ko sa mga ano, sa mga gustong mag-abroad. Para less, ano, hindi sayang ng oras, ganun. Kasi kung para sa atin naman, darating din sa atin. Ganun lang yun. Yun nga, pagdating dito, medyo madali lang din sa akin kasi halos naging trabaho ko dito. Ganun din dun sa, ano, dating trabaho ko sa Cebu. Bali, ano rin ako dito dati. Field technician din ako. Ibang brand ng alang yung hawak namin. Pero halos, same lang. Kung totoo din, same lang. Kaya, hindi ganun nahirapan ako sa trabaho ko pagdating dito. So, yun. 2009, dumating ako rito. Almost 4 years din ako dun sa unang company ko na yun. Tapos, yun, lumipat ako. Lumipat ako ng panibagong company after hindi ko natapos yung pangalawang contract ko. Kasi, una, may offer na medyo magandang sahod. Kaya, kailangan talaga. Kasi yung sa company ko naman dati, may increase sila every year pero hindi ganun kalaki. So, ganun lang yun. So, yun. After nun, naka 6 months lang din ako dun sa linipatan ko na yun. Saka nakakita naman ako ng panibagong offer. May in-applyan ako at saka may magandang offer naman. Kaya naka 6 months lang din ako dun, nag-resign ako. At ngayon, ito na ngayon dito. Mag 6 years na ako ngayon dito sa company ko. So siguro dito na muna kasi medyo maganda yung ano, package nila. Maganda yung mga benefits. So dito na muna siguro. Kaya ano lang, habang nasa abroad ka, ano lang, tiyaga lang, hard work, ganun. Saka habaan yung pasensya. Kasi ibang lahi yung mga kasama natin dito. So hindi ganun kadali. So tip ko lang sa ano, sa mga balak mag-abroad. Ano lang, habang nasa Pilipinas kayo, just ano lang, hard work ganun. Tapos, experience kasi yan ang pinaka-importante. So, napakaide ang marami pa akong i-share. So, ano na lang, i-click nyo lang yung bell notification para pag may bagong video ako, ma-notify kayo at mapanood nyo kung ano yung mga bagong video. Gusto ko lang mag-share din dito kung ano yung buhay namin sa Oman. Gusto ko lang din i-share sa inyo, maipakita sa inyo kung ano yung buhay namin dito. So, thanks for watching and then subscribe na din para susunod na video, mabilis niyong makita ang may upload akong video. Okay? Salamat guys. Salamat.